Hoy, tagal yung coil cap. Naku po, logo. Z900 RS, 50,000 tinakbo. Street Fighter V4 R6. Siyempre gamit natin ZX4RR Tomat Motorcycle ZX10R. Pag-aakit kayo dito sa Marlaki, mag-ingat na kayo kasi may mga oil spill nung nakaraan. Ang dami nag-slide. Kasama na naman natin ang tropang Weekday Warriors. Shoutout ulit kay Loreto Moto. Naka NMAX siya ngayon, hindi siya naka big bike ngayon. Si Arcel, kasama natin ulit si Arcel, yung naka Street Fighter Ducati V4. And shoutout sa page niya, Arc Moto Accessories. Doon si Carlo, naka Matt Motorcycles. Pag kailangan nyo ng Matt Motorcycles. Ito may kasama tayo, naka Aerox na kargado. Sigurado kargado to. Ito naka R6 oh. Classic ng R6 to. Ito yung parang 2003 model. Tsaka itong R6 na 2007 yata to. And by the way guys, kapag aakit kayo dito sa Marlaki, mag-ingat na kayo kasi may mga oil spill nung nakaraan. Dami nag-slide. Pag may nakita kayong basa sa gitna, iwasan nyo na. Kasi baka mamaya oil. Di natin masabi kasi, di ba, kung isa yung itsura eh, magkamukha yung oil tsaka tubig eh. Dito naman, delikado na rin dito ha? Minsan may nag-U-turn dito, kaya kailangan awareness is the key. Pero mag-U-turn tong bus na to. Yan, that's yung sabi ko. Pogi talaga ng Street Fighter V4 ano? Alam mo, panigali siya, pero naka-upright yung rider, no? Taas ng upuan eh, no? Sana footpeg, yung taas. Mabili group. So, gamit natin yung bagong jacket natin, no? Mesh jacket from SEC. Tsaka Nomad gloves. Siyempre, from SEC Moto Supply. Ganda, oh. Ganda ng kulay. Angas. 150 lang yan. Itong gloves, tapos itong jacket. Masa 4,000 plus lang to eh. All SEC. From head to toe. Ito, SEC din to. Pants natin. Commercial eh, no? Si Captain B, nasa likod natin, si Parang Vlad. Wala lang, sino pwede habulin dito? Mabilis na ito mga to eh. Si Jason, shoutout ng CB650R. Mabilis siya mga yan eh. Wala natin ito mga to. Siyempre gamit nga pala natin itong ZX4RR natin. Napaka solid na motor. And shout out kay SEC Moto Supply. Dahil pinamana sa atin yung ZX4RR nila. Unang-unang ZX4RR sa Pilipinas to. So far nag-enjoy ako kasi unang-unang di ako napapagod dito. Uy, parang basa. Basa yun ah. May basa. Ay, basa na naman. Ay, basa. Buti nag-slow down na ako dun. Tubig. So yun ang mahirap sa umaga. Daming tubig. Parang gusto ko dun sa kabila. Parang mas safe dun. Tayo, mas safe dito. Uy, sobrang higa pala nito. Doon pa. Siyempre, favorite spot nila to. Mga Weekday Warriors, no? Dito. Sa Yeis. Mukhang karato lang, may sticker. So, ilan tayo ngayon? 1, 2, 3, 4. Ay, ba yun? Ibang grupo pala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 din tayo. Ito si Boss Carlo of Matt Motorcycles. Hello! Carlo, kamusta? Ay, gandi! Yun. Siyempre, gamit natin, oh.
Sheesh. So, Wednesday morning dito sa Yeis, sa Marilake, napakaganda. Wala masyadong sasakyan, no? Ganda ng weather, tapos na yung tag-ulan. Ito yung mga bikes natin dito. Ayan. Doon may park, nakapark sa dulo. So, Z900 RS kay Boss B. Naka gold runway na ilaw. Napakalapit ng Odo niyan. 50,000 tinakbo. What? Yung big bike na pinang daily. Ito yung kasabay natin kanina, R1 pala to. R1 to na parang 2000 model. Ito yung kay Arcel. Street Fighter V4. R6 na 2006. Siyempre gamit natin. ZX4RR na marami sticker. So ito, papalitan natin to soon. Yung visor na ito. Ang dami yan, may tinanggal na sticker dito. Kapunta na natin yan. So okay lang muna, marami muna yung sticker ngayon. Hindi natin naayos Ito yung excess natin. Carbon tip, Exil made in Spain. Napakaganda ng tunog, sobrang solid. Ito, matte motorcycle ni Carlo. ZX10R, naka-carbon fender. Acra exhaust, legit Acra . Sa CB650R, kay Jason to. Naka-Acra din to, underbelly. ZX10R ulit. Naka SC Project, MT10. Dami pala, no? May naka-R1 pala. Ay, ano to? R7 pala to. May naka-Triumph. Ito naman, CBR500R. F900 BMW. Dami, no? May Duke 790. XSR 900, ZX10R, ito, R15M yata ito, ay R15, yun. So sarap tumingin tingin ng bikes, no? Para ka nasa bike show, pag nandito ka sa Marilake. Oh, wala na si Vlad, hindi na nagpaalam, si Boss B, iniwanan tayo ni Boss B ah. Iniwanan, ano na, si Boss B. Matagal siya eh, sabi niya. Kaya na, kala ko, may tampo. Yun pala, mabagal daw pala kasi siya. Yun ah. Street Fighter V4, Arcel. Park. Accessories. Motor accessories. Habang. Ganda ng tunog ng Exil, grabe, hindi na masakit sa ulo, hindi masakit sa tenga, sakto lang, buong-buo pa rin, swabing swabe pa rin, napaka solid. Stock tires pa yun ha. Stock tires pa, Dunlop. Next time papalit tayo ng mas makapit na tires. Ang daming nakakatakot eh. Ang daming mini heart attack. Sobrang solid guys.
Kaya kung tinatanong niyo ako kung worth it ba, mag-sit 4R, worth it. Mapakalupit. Nagawa ko dyan. Nakasabay dun sa ano. Pare, basahin mo ng tubig yung pintura ng swing arm. Ay, lakas pala. Tuwit na ko. Ay, tagal yung ano. Nako po, lagot. Tumalsik yung ano, coil cup. Ayun po, saka mo. Puro langis. Okay, sapatos po. So yun, ginawa na lang ni tropa natin. Ayan, nilagyan niya ng basahan. Hopefully, hindi iluwa yung langis kasi basahan mag-absorb yun ng tubig tsaka langis eh. So maganda rin pala yung may safety wire. Kaya pala, diba, naka safety wire yung mga lagayan ng oil, mga oil cup pag race track. Para hindi tumapon. Pero kaya pa, kaya pa. Tipid talaga sa gas eh, no? Uy, ano, mga breakfast boys. So yun, nagulat sila. Mas mabilis daw tayo dito sa ZX4 araw-araw. Sabi ko, ang ganda rin pala kasi yung less torque pag sa twisties. Meron kang room for error, pwede kang maglaro ng throttle. Mid-corner, pwede ka nang umiga. Pagkatapos na mid-corner, pwede ka nang magdagdag ng gas eh. Pag mga 1,000 kasi kakabahan ka sa lakas ng torque. And unfortunately, yung Insta360 natin, hindi na naman siya nag-record. Siguro kailangan nyo ni-format na yung card. Kusa siya nag-i-stop recording eh. Ayun o. Mas mabilis yung corner speed mo dahil less torque. Napaka-solid ng exhaust natin. So shoutout Ixil. Napaka-solid nito. Napaka-ganda ng craftsmanship tsaka tunog. Hindi siya sobrang bulahaw. Ito naman yung gulong natin nung tagal maubos. Halos sagad na. Namimiss ko yung gasolina sa Fairview. Napakamura dun eh. 45 dito 55. 10 pesos ang difference. May makapaniwala. Bakit ang mahal dito? Walang kapagod-pagod. Naka-sports tayo pero hindi ako pagod. Ang dami pang kulang dito. Tank grip. Tank pad wala pa. Tapos windscreen. Yung tail tidy parang gusto ko palitan. Ngayon very solid bike. Ang dami pang kulang. Ang sarap din talaga. So yung third gear niya, meron naman torque. Kailangan lang mataas yung RPM mo. Ma-maintain mo siguro na mga 6 to 8,000 RPM. So nakukuha ko na yung tamang shifting sa kanya. Tamang gearing. Gearing ba tawag doon? Basta tamang cambio. Masanay kasi tayo sa liter bike. Sa liter bike kahit anong gear ka kasi doon eh, hahatak eh. First, second, third eh. Kahit anong RPM mo eh. May torque. So yun mga katingin, abangan nyo yung mga darating pa nating contents dito. Semi build na gagawin natin. Syempre hindi naman sobrang tinding build. Kasi kahit pa paano may mga accessories na naman to. Basta kung ano pa yung pwede natin gawin para ma-improve bilang part ng ating collection. Syempre kailangan yung mga accessories mag-match dun sa ating preference. So rear set, medyo pag-iisipan ko pa ang rear set or riser na lang muna kasi medyo madugo yung gastos natin sa R3. Bahala na, let's see.